Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing kumakain, mahalaga sa atin ang ipin dahil ito ang dumudurog sa ating pagkain. Kung wala tayong ipin, hindi natin malalasap ang sarap ng pagkain. Pero kung ang mga hayop ang tatanungin, meron silang iba't ibang pakinabang sa kanilang ngipin. May mga hayop na gumagamit ng ngipin bilang komunikasyon, at may mga hayop na may ngipin na kawangis ng sa tao. Iisa-isahin natin ang mga hayop na may kakaiba, nakakatakot, at naglalaki ang ngipin na ngayon mo lang matutuklasan. Kaya naman kung handa ka ng tumuklas ng bagong kaalaman, tara na at umpisahan na natin. Sa ating mga tao, ginagamit natin ang ngipin upang nguyain ang pagkain. Pero sa mundo ng mga predator, ang ngipin ay ginagamit upang patayin ang kanilang biktima. Mahalaga sa mga predator ang magkaroon ng matatalas ng ngipin dahil ito ang babaon at tutusok sa balat ng kanilang target. Dahil sa kanilang ngipin, mas nahihirapan ang tumakas ang prey. Kaya naman halos lahat ng hayop na kumakain ng karne ay siguradong may mahabang pangil. Ang isa marahil sa may pinaka-weird ng ngipin ay ang crab-eater seal. Mukha silang pangkaraniwang seal, ngunit kung masisilip mo lang ang kanilang ngipin, para itong ngipin ng halimaw. Ang ngipin nito ay puno ng tinik at sa ganong paraan, nahihirapang makatakas ang kanilang pagkain gaya ng krills at alimango. Pag ang pinag-uusapan ay ang pinakamatalas ng ngipin, madalas nating isipin ang mga big cats at crocodile. Ngunit ang hindi mo alam, maraming uri ng isda ang kayang tapatan at ipahiya ang ngipin ng leon. Gaya ng vampire fish na makikita sa ilog ng South America. Para itong bampira sa sobrang haba ng pangil at kaya nitong umabot ng 7 pulgada. Mas mahaba pa yan kesa sa ngipin ng leon. Sa pinakamalalim na bahagi ng dagat, dito mo makikilala ang ilan sa may pinaka nakakakilabot ng ngipin. Nariyan ang deep sea anglerfish at ang dragonfish na mukhang halimaw sa horror movie. Ayon sa mga scientist, nag-evolve ang mga isda na to na may napakatalas ng ngipin upang hindi sila matakasan ng pagkain. Napakahirap kasing makahuli ng pagkain sa kailaliman ng dagat, kaya sayang naman kung matatakasan sila ng pagkain. Ang ilan pa sa isda na humahamon sa patulisan ng ngipin ay moray eel, ang notorious na cookie shark, at syempre, hindi mawawala ang kinatatakutang pirana. Ang isa pang isda na may killer teeth ay ang pating. Ang kanilang bunganga ay naglalaman ng 300 piraso ng ngipin na parang kutsilyo sa talas. Sa lahat ng mga isda, ang ngipin ng pating ang pinaka-espesyal. Paano ba naman? Sa tuwing natatanggalan sila ng ngipin, may reserbang ngipin ang nakahandang tumubo at palitan ang nalagas ng ngipin. Inaabot lang sila ng 2 linggo para tumubo ang bagong ngipin. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang mga pating na palaging kumpleto ang kanilang pangil. Sa lahat ng isda na nabuhay, ang ngipin ng megalodon ang kinilala bilang pinakamalaki. Ang kanilang ngipin ay may haba na 7 inches, 10 beses na mas malaki sa ngipin ng ordinaryong pating. Dahil sa sobrang laki nito, nagagawa nilang manghunting ng higanting hayop gaya ng balyena. Buti na lang at matagal nang naubos ang mga megalodon noon pang 3.5 million years ago, dahil kung hindi, tayong mga tao ang lagot sa kanila. Kung ang iba ay kailangan ng maraming pangil, may mga hayop na kontento na sa 2 piraso ng pangil. Ang halimbawa nito ay ang venomous snake. 2 piraso lang ang kanilang pangil, ngunit nagtataglay naman ito ng nakamamatay na kamandag. Sa tuwing meron silang kinakagat, ang kanilang pangil ay parang injection na nagtuturok ng lason papunta sa kanilang biktima. Dito mo makikita na hindi lahat ng ngipin ay ginawa upang ngumuya ng pagkain. Kung minsan, ang ngipin ay pwede ring maging injection ng kamandag. Pero syempre, hindi lahat ng ngipin ay ginagamit upang pumatay ng biktima. Ang iba ay ginagamit upang nguyain ang matitigas na halaman. Mabilis mong malalaman ang hayop na kumakain ng halaman dahil ang kanilang ngipin ay hugis parisukat at walang matulis na parte. Gaya na lang ng camel na mayroong ngipin na dinisenyo upang umuya ng halaman. Pero
Hindi basta-bastang halaman ang inunguya nila dahil ang trip nilang lantakan ay ang matinik na cactus. Wa-epek sa kanila ang tinik ng cactus at para bang kumakain lang sila ng chewing gum. Ang galing, di ba? Ang mga giraffe ang isa pang hayop na kayang kumain ng matinik na halaman. Ang puno ng akasya ay nababalot ng nakakatusok na tinik, ngunit hindi ito alintana ng mga giraffe. Naaabot ng kanilang mahabang leeg ang taas ng puno at ginagamit nila ang mahabang dila upang pitasin ang makatas na dahon. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang mga snail ang may pinakamaraming ngipin sa animal kingdom. Ang kanilang bibig ay may 14,000 piraso ng ngipin na handang ipanguya sa halaman. Dahil sa dami ng kanilang ngipin, sisiw lang sa kanilang umubos ng sandamakmak na halaman. Espesyal ang ngipin ng mga tao dahil nagagawa nating kumain ng malalambot na halaman at nangunguya ang makunat na karne. Tayong mga tao ay may 8 incisors na ginagamit sa panghiwa ng pagkain, 8 piraso ng bicuspids na mabisang pangkagat at 12 molars na mabisang pandurog ng pagkain. Lahat ng ating ipin ay mahalaga upang tayo ay makakain ng maayos. Gayunpaman, may mga hayop na pawang gaya-gaya sa ngipin ng mga tao. Naging usap-usapan sa social media ang mga isda na sheephead fish dahil sa ngipin ito na katulad sa tao. Para silang nakapustiso. Sa sobrang hawig, pwede mo pa itong padaanan ng floss. Meron pang ang isda na mukhang kailangan ng brace para pumantay ang ngipin. Iba naman ang istorya ng mga ngipin ng rodents. Ang pamilya ng rodents ay kinabibilangan ng mga mouse, squirrel, guinea pig, beaver at iba pang hayop na kawangis ng daga. Lahat ng hayop na kabilang sa pamilya ng rodents ay may ngipin na patuloy lang sa pagtubo. Araw-araw, patuloy lang na humahaba ang kanilang ngipin. Delikado sa mga daga kung hahayaan itong humaba ang kanilang ngipin dahil sila mismo ang mahihirapang kumain ng maayos. Kaya naman nakaisip sila ng simpleng paraan upang solusyonan ang problema. Yan ay ang walang tigil nila sa pagngat-ngat ng anumang matigas na bagay. Ngat-ngat dito, ngat-ngat doon, magngat-ngatan all the time. Paborito nilang ngat-ngatin ang anumang matigas na bagay dahil ito ang kanilang paraan upang mapudpod ang kanilang ngipin. Kung hahayaan nilang humaba ang kanilang ngipin, baka matulad sila sa daga na ito na hirap ng kumain dahil pinabayaan niyang humaba ang kanyang ngipin. Dahil dyan, palagi mo silang makikitang abala sa pagngat-ngat. Ingat lang mga daga dahil hindi lahat ay pwede nilang ngat-ngatin. Maliban sa pagkain, ang ngipin ay ginagamit din bilang komunikasyon. Maaari nating ipakita ang ating ngipin sa tuwing tayo ay masaya o di kaya ay sa tuwing tayo ay nagagalit. Ganyan din ang dahilan kung bakit may mga hayop na nagpapakita ng ngipin. Gaya na lang ng chimpanzee na gumagamit ng ngipin bilang body language. Maaari nilang ipakita ang ngipin sa tuwing sila ay irritable at pwede rin nila ito i-display kung sila ay masaya. Ang mga wolf ay nagpapakita ng kanilang matulis na pangil sa tuwing meron silang nakakaharap na kalaban. Pag nakita mong ganito ang itsura ng wolf, ibig sabihin ay handa na itong makipag-away. Ganyan din ang gamit ng hippopotamus sa kanilang ngipin. Ginagamit nila ito sa pahikipag-away at kung sino ang may pinakamalaking ngipin, siya ang may chance ang manalo sa laban. Ang mga baboy na babirusa ang isa pang hayop na gumagamit ng ngipin sa pakikipag-away. Meron itong mga napakahabang pangil at mabisa ito upang itaboy ang iba pang babirusa na kaagaw nila sa teritoryo. Sa pakikipag-away din ginagamit ng elepante ang kanilang ngipin. Marami ang hindi nakakaalam na ang kanilang tusk ay isa palang ngipin na tumutubo palabas ng kanilang bibig. Ang kanilang tusk ay ang kanilang ngipin na nagsisilbing sandata upang lumaban sa kanilang kaaway. Sila ang may titulo bilang pinakamabigat ng ngipin dahil kaya nitong tumimbang ng 70 kilos. Pero kung pahabaan ng ngipin ang pag-uusapan, ang titulo ay mapupunta sa mga narwhal.
ang kanilang task o ngipin ay kayang umabot ng 10 talampakan, mas mahaba pa sa task ng elepante. Hanggang ngayon, hindi pa tiyak ng mga scientist kung para saan at ano ang pakinabang ng task sa buhay ng mga narwhal. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating episode? Kung oo, subscribe na sa FTP channel at pindutin mo na rin ang like button for more animal videos. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jaden Genzo Iglesias, Maricris Canto, Raven, May Alex TV, Perlas ng Silangan, JL Altamrino, at kay Hamad Sultan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!